Narito ang pagpapatuloy ng nakakakilig at maaksyong kwentong pag-ibig ni Samantha Gonzales at Redentor Halandola sa kwentong pinamagatang Sexy and Dangerous. Pero bago natin simulan ang kwento, please do subscribe my channel, Lovestruck Diaries. Hindi man aminin, pinanlamigan ang katawan sa Redentor Halandola habang tinititigan ang regalong tinanggap niya. Pagkatapos ay sinulya pa niya ang sekretaryang si Rio. Tulad niya ay naistatwa rin ito. Nasa mga mata ang panghihilakbot habang nakatitig sa hawak niya. May nagpadala sa kanya ng patalim na pinaikutan ng itim na laso ang puluhan para sa kanyang kaarawan. Nakalagay iyon sa maliit na kahon at may naka-attach na card na may mensaheng, "Gagamitin ko sa leeg mo ang patalim na ito, Halandola." Pangatlo na iyon sa death threat na natanggap ni Red. Nitong nakaraang linggo ay may nag-deliver ng korona ng patay sa bahay niya. Then, just 2 days ago, he received another call telling him the same message. Hindi niya maintindihan ang dahilan ng mga threats na iyon sa kanya. Wala naman siyang kagalit na tao. Natinag siya sa kinatatayuan nang magring ang telepono sa ibabaw ng kanyang mesa. Inangat niya iyon at sinagot, "Hello? How would you like my gifts?" Ang nagiging pamilyar na tinig mula sa kabilang linya. "Happy birthday, Mr. Halandola. I want you to celebrate this day to the fullest, for this is going to be your last birthday." "You son of a bitch. Ano ang kailangan mo sa akin?" Nagagalit siya at hindi niya makuhang ikalma ang sarili. Sa sandaling ito'y malamang na alam mo na ang sagot. "Ang buhay mo, Halandola. Damn you. Hindi mo ako kayang takutin. And whoever give you the idea na nananakot lang ako?" May babala sa tinig nito na sinunda ng halakhak. "Go to hell." Ibinagsak ni Red ang telepono sa lagayan niyon. He was more irritated than scared. Ang sekretarya niyang si Rio ay tahimik na nakatingin sa kanya. Nasa gayong posisyon pa rin. Sa mga kamay nito ay hawak pa rin ang mga nalanta ng tulips na inalis nito sa flower vase upang kinabukasan ay palitan uli ng sariwang bulaklak. Kapag hindi siya nagsalita, ay tiyak na mananatili ito sa pagkakaistatwa at malamang na manariwang muli ang mga tulips. "Don't mind me, Rio. Itapon mo na sa waste bin iyang mga bulaklak." Niyuko niya ang wristwatch. Alas 6:30 na ng gabi, katatapos lang ng importanteng sulat na idinikta niya sa sekretarya na kailangang ma-email nito bukas ng umaga. "Was it the same caller, sir?" tanong ni Rio. Alam nito ang tungkol sa mga death threats niya sa nakalipas na ilang linggo. Tumango siya at naglabas ng naiiritang hininga. "Sir, baka kailangan nang iparating natin sa mga pulis ang tungkol sa mga death threats na iyan." "Don't bother yourself about it, Rio.
Wala lang magawa ang taong iyon. Binuksan niya ang drawer at kinuha roon ang susi ng kotse. Ikaw na ang bahalang magsara ng opisina ko. May mahalagang appointment ako ng alas 8. And please, tawagan mo ang telephone company bukas ng umaga para magpakabit ng caller ID. Yes, sir. And happy birthday. Ipinahabol ni Rio ang huling sinabi. Thank you, Rio. Dinampot ni Red ang attache case na nasa kredensa sa likuran niya at humakbang patungo sa pinto. His father died 2 years ago sa isang vehicular accident. Mula noon ay siya na ang humaliling presidente ng Halandola Industries, isang malaking car dealer at may sangay sa iba't ibang lugar sa buong Luzon. Ang mama niya ay sa Pampanga na naninirahan with her new husband of 4 months. Bukod sa pagiging vice-presidente ng kumpanya, ang mama rin niya ang nag-aasikaso ng branch ng Halandola sa Pampanga. Minana rin niya mula sa namayapang ama ang sekretarya niya. 10 taong naglingkod si Rio sa papa niya. Wala itong asawa. Naewan niya kung bakit nanatiling dalaga. Gayong may hitsura naman kahit may kaliitan. Nasa liyebo 4 na ang edad nito. At kung may magkakamali ay maaari pa namang mag-asawa. Ngunit pabor sa kanya kung hindi na ito mag-aasawa. Napaka-efficient nito pagdating sa trabaho. Si Rio ay higit pa sa isang sekretarya. Assistant din niya ito, Girl Friday, Yaya, etc. Bago na hawakan ni Red ang doorknob ng pinto, ay bumukas iyon. At sumungaw si George Abelardo, ang manager ng Halandola Industries. He was a tall and handsome man in his mid-50s. Halos puti ng lahat ang buhok. Sa pagkakatanda niya ay 6 o 7 taon ng biyudo si George. Ito ang dating manager ng Baguio branch ng Halandola Industries. You're still here, Red. May tinapos lang kami ni Rio, Tito George. Sagot niya. Paalis na akong talaga. Kayo ba? Tumingin ito sa relo sa braso. Perhaps in 20 minutes? May hinihintay akong email mula sa isang ahente natin. Gusto ko lang sanang magpatimpla ng kape kay Rio. Nakauwi na si Chona eh. Of course. Rio, bahala ka na kay Tito George. Rio smiled coyly. Sure. Red almost rolled his eyes. Hindi itinatago sa kanya ni Rio ang crush nito kay George. Pero kung si George ang hinihintay nito upang makapag-asawa ay tuluyan ang tatandang dalaga ang sekretarya niya. Wala siyang natatandaang may pinatulang babae si George. Though, he probably indulged in one-night flings, but nobody know for sure. Sa elevator ay ang prank caller pa rin ang laman ng isip niya. Hindi siya natatakot, subalit nagiging isang constant irritation ang ginagawa nito sa kanya. Birthday niya ngayon at malamang na nasa bahay na niya ang mama niya at ang stepfather. Wala siyang balak ipaalam sa ina ang mga natatanggap niyang death threats. There was no need to worry his mother unnecessarily. Wala ring dahilan upang matakot siya o seryosuhin ang mga bagay na iyon. Wala siyang alam na kaaway. Wala siyang natatandaang nargabyado kahit sino man sa mga ex-girlfriend niya.
Lahat ng mga nakarelasyon niya ay pawang naging maayos ang pakikipaghiwalay niya. Sa simula pa lang ng relasyon ay alam na ng mga naging girlfriend niya ang score. It's good while it lasts. But that was the old him. Red was reformed man. Lalo at may palagay siyang natagpuan na niya ang babaeng dapat niyang seryosohin. Besides, he was not getting any younger. He just turned 30 and thought it was time some little angels called him daddy. Isang buwang mahigit pa lang mula nang makilala niya si Eden Singson. Nakilala niya ito sa isang party na dinaluhan niya. Common friends introduced her to him. Sa physical na anyo, si Eden ang kabuuan ng tipo niya sa isang babae. Maganda, makinis ang mamulamulang kutis at hindi mataas. He didn't like tall women na tila nakikipagkumpetensya sa taas niyang 6 na talampakan. 5 talampakan at 2 pulgada ang taas ni Eden. She was small and fragile looking, and he felt so protective of her. Ayon kay Eden, ay sa Amerika ito nag-aral. Halos kalahati ng buhay nito ay itinira nito roon. Naroon din daw ang mga magulang nito. She said she got tired of living in a rat race country na gusto na nitong magsettle sa Pilipinas. At habang lumilipas ang mga araw mula nang makilala niya ang babae, ay nararamdaman niyang nagiging mahalaga na ito sa kanya, na kakaiba ito sa mga babaeng nakilala niya at nakarelasyon. So, ano ang ipinagkaiba ni Eden sa mga naging girlfriend niya? Well, her name alone made a lot of difference. Eden, Paradise. Natitiyak ni Red na dadalhin siya nito sa paraiso sa sandaling mapasagot at makatalik niya ito. Eden was hard to get. Sa kabila ng namirmihan ito ng matagal sa ibang bansa, hindi ito katulad ng managing ex niya. Isang buwan na niya itong nililigawan. Take note, isang buwang nililigawan. Wala siyang direktang niligawang babae. Kapag nagkagusto siya sa isang babae, ay ipinakikita at sinasabi na niya kaagad ang intensyon niya. At hindi lumilipas ang ilang araw, ay girlfriend na niya ito. Habang mailap si Eden, that made him hurt for he's so exciting. Eden was 32, 2 taon ang tanda sa kanya. But it didn't matter. Mukha itong 20 anyos kung tingnan. And she was so adept in business term. Lalong-lalo na sa linya ng car dealing. Sa nakalipas na isang buwan, ay naisasangguni niya rito ang tungkol sa pamamalakad niya sa negosyo. And Eden's advice were sound. Ayon dito, ay nagtrabaho ito sa General Motors sa Amerika. At matapos ang isang buwang panliligaw, nangako si Eden na sasagutin siya nito sa birthday niya. Ngayong gabi yun, may usapan silang magkikita sa kinamot sa Iskaryo. Ngayong alas 8, si Eden mismo ang pumili ng restaurant. Ayaw niya sana roon dahil hindi romantic ang ambience. But Eden loved native cuisine. Tulad din niya. Anyway, hindi naman kailangang romantic ang lugar. Ang mahalaga ay, ngayong gabi niya malalaman ang kasagutan nito na inilulubhog niya. At dalangin niyang sana ay positibo ang sagot nito. Sa nakalipas ng mga araw ay
walang pahiwatig si Eden sa kung ano man ang damdamin nito sa kanya. Sa car park sa basement, siya dinala ng elevator. Tahimik ang buong paligid. Tanging mga yabag lang niya ang maririnig. Kaunti na rin lang ang mga sasakyan na nakaparada. Kaya kahit sa karayuan, ay natanaw na niya ang pula niyang BMW. Sandali siyang napahinto nang may marinig na tila umaalinsabay sa mga yabag niya. Napalingon siya nang walang makita ay nagpatuloy muli. Ngunit nakakailang hakbang pa lang si Red nang mapahinto siyang muli. Hindi niya alam kung imahinasyon lang iyon. Pero parang may sumusunod sa kanya. Slowly, he turned around. But he saw no one. Biglang-bigla ay kinabahan siya. Sanay naman na siya na hindi gaanong maliwanag ang bahaging iyon ng parking lot. Pero ngayon ay parang gustong manayo ng mga balahibo niya. Nilibot niya ang tingin sa buong paligid. It seemed na siya lang ang naroon. Ngunit may pakiramdam siya na hindi siya nag-iisa. This is going to be your last birthday. Tila babalang umulit iyon sa kanyang isipan. Binilisan niya ang paghakbang. Sa bulsa ng pantalon ay dinukot niya ang susi ng kotse. Ilang metro na lang ang layo niya mula roon. Muli ay narinig ni Red ang mga yabag. Kasimbilis nang sa kanya. Agad siyang napalingon. At gayon na lang ang kabang bumalot sa dibdib niya nang mapuna ang lalaking lumalakad patungo sa direksyon niya. Nakaitim na jacket ito. Nasawari ay itim lahat ang suot. Sa ulo nito ay may itim na bonnet at dark shades. Naka-shades, gayong gabi na. Napalunok si Red. The man was big and tall and muscular. Mula sa kamay nito ay may lumitaw na patalim. He almost froze in fear. Wala siyang anumang taglay upang idepensa ang sarili. Sumigaw man siya upang humingi ng tulong, ay walang makakarinig sa kanya. Ang mga security guards ay nasa entrance pa lang ng parking lot ng basement. Tinakbo niya ang kotse niya at base sa naririnig niya ay tumakbo rin ang lalaki palapit. Nanginginig ang mga kamay na ipinasok niya ang susi sa keyhole. Nang makapasok ay agad niyang inilak ang pinto niyon. At habang binubuhay ang makina, ay sunod-sunod ang ginawa niyang pagbusina upang makuha ang atensyon ng mga security guard. Matagal niyang diniinan ang busina. Inalis lang ni Red ang kamay roon nang mapansing wala na sa paligid ang taong sumusunod sa kanya. Isang maluwag na hininga ang pinakawalan niya at saka pinaandar ang kotse. Paglabas ng car park, ay agad niyang kinuha sa bulsa ng pantalon ang cellphone upang tawagan si Eden na parating na siya sa tagpuan nila. Dumadayar na siya nang biglang umalog ang buong sasakyan niya at humagis mula sa kamay niya ang sipi. Isang itim na pick-up ang sumagi sa gilid ng kotse niya. Sa nakababa nitong bintana ay natanaw niya ang lalaki kanina sa car park. Nanayo ang mga balahibo niya sa ngiting ipinukol nito sa kanya. Alam na niya ngayon kung ano ang anyo ni kamatayan. Agad na napahawak ang mga kamay ni Red sa manibela at pinatulin ang takbo ng kotse. Nalampasan niya ito. Gayunman, ay nanatiling kabuntot lang niya ang pick-up. At sinimulan nitong suruin
ang likuran ng kanyang sasakyan. Hindi niya alam kung anong panalangin ang kanyang iuusal ng mga sandaling iyon habang malamig ang pawis na naglalanda sa kanyang mukha. Was he going to die? Maya-maya ay narinig niya ang pagring ng cellphone niya. Pinilit na abutin ang cellphone na humagi sa kabilang upuan. Nang maabot ay sinagot niya yun. Expecting the caller to be Eden. But it was him. The voice had become familiar. You are going to die. Halakhak nito. But hindi mo subuking tumingin sa backseat? Iyon lang at namatay na ang linya. Automatikong napalingon si Red sa backseat. May metal na bagay sa ibabaw ng upuan. Sinikap niyang abutin iyon mula sa backseat. At gayon na lang ang pagkagimbal niya nang mahantad sa kanya ang nakakabit sa dulo ng cross. Tornilyo iyon ng gulong. Gulong ng kotse niya. Sa mismong sandaling iyon ay biglang nawala sa balanse ang kotse niya. Bumigay ang kabilang gilid niyon. Nakalas ang unahang gulong niya. Kitang-kita niya sa side mirror kung papaanong naiwan ang mugs niyon. Lumikha iyon ng spark sa kalsada. Napalihis ng ibang daan ang takbo niya. Mabilis niyang kinabig ang manubela to remain on track. Ngunit nahirapan siyang kontrolin ang sasakyan. Tinapakan niya ang brake pero hindi ito gumana. Red felt the impact as metal smashed against metal. The next thing he saw was darkness.